God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. As we remain standing, amen, we will be reading from the Bible, the seven things that God hates. You may ask, is there such a thing? Yes, there are things that God hates and there are things that God loves. We know God loves a humble heart. Amen. God loves a faithful believer. Amen. God loves a faithful giver. Those things that we know that are true, honest, of good report. These things God loves. Di po ba? So we know that the Bible teaches us to be honest, just, and if there's any virtue or praise, we should think of these things. But here we will be tackling about the other side of things that God, you know, God hates. We can read that from Proverbs 6:16-19. And I pray that we may be found not guilty of such things. And we may know how to avoid them in order that we be pleasing in God's eyes. Amen. In verse 16, it says, these six things that the Lord hate, yea, seven are an abomination unto Him. So, mayroon pong anim na bagay na kinamumuhian ng Diyos at actually pito ang mga karumaldumal sa harapan niya. 17, number one, a proud look. Kayabangan, a lying tongue, isang dila na mapagsinungaling, and hands that shed innocent blood, and a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. May the Lord add a blessing for the reading of His word. You may be seated for those who are here. God bless you. We thank God for His mercy, His love. And tonight, we will be expounding on these things because we don't want to be, as I've said a while ago, be found guilty of these things. Amen. Because I believe a Christian should live pleasing unto the Lord. Amen. We can read that from what Paul said in Colossians 1:11 until, I think, 9 to 11. We start with 9. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy. So Paul is exhorting us to walk worthy of the Lord unto all pleasing. Kalugod-lugod dapat ang ating lakad sa Panginoon, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. So yan po talaga ang mga gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo ay lumakad ng karapat-dapat, walk worthy of the Lord, be pleasing, and then be fruitful in every good work. See, increasing in the knowledge of God. So we don't just come to church for an obligation or duty. We must increase in the knowledge, in the revelation of who God is and who we are. So if we do things that are pleasing unto the Lord, we have confidence. And the Bible said, if our hearts condemn us not, we have confidence that we will receive blessing from the Lord. That's in John, 1 John 3:21. Malinaw, sinabi dito, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Kung tayo ay, ang puso natin ay malinis, at tapat sa Kanya, we're faithful, then we have confidence that whatever we ask, the Bible said, whatsoever we ask, we receive of Him. Because we keep His commandment and do those things that are pleasing in His sight. So, we will be discussing things that are not pleasing unto the Lord, as according to what we have read a while ago,
Because I believe sometimes we fall into these kind of things. Amen. We were born sinners, I believe so. And the Bible said we come into this world speaking lies. See? So, kaya tayo, when we were not yet born again, we were guilty of some of these things. And we would like to read them because I believe this will give us more, what we call, action to change things that we ought to change in our lives. Okay, number one that was mentioned a while ago is a proud look. Amen. Isang itsura. Look means appearance, right? So if you appear to be proud, see, there's only one thing that we must be proud of, and I believe that's the grace of God. But to be proud of our own abilities, talents, capacity, that's uncalled for. Dahil sabi ng dictionary, pride is an arrogant display of boastfulness or ego. So, egotist. It is a high opinion of one's own dignity, one's importance, merit, or superiority. So, pagpapakita ito ng, kumbaga, galing o competitiveness ng iyong sarili, whether as cherished in the mind or as displayed in conduct. See? Boastfulness, tinawag nitong elitist feeling, looking down upon others, a better or holier than thou attitude. So ayaw pala ng Panginoon na tayo ay nagmamalaki sa ating kapwa. Na sasabihin mo, I'm better than you. I'm good. I'm this and you're that. So there's no comparison in Christianity. Because I believe each one of us is unique. Each one of us is gifted, and every gift has to fall into the right places to edify the body, not yourself, not to be boastful of your own what we call importance or superiority, but to be boastful that you are part of the work of the Lord by grace. You were called by God to be a partaker. This is a teamwork. You know, Christianity is not a competition. Christianity is a teamwork. So we appreciate each one's ability. Amen. But the Bible said we must not think of ourselves highly or better than others. Is that right? You know, the first one to exercise pride was Lucifer, right? He was kicked out of heaven. He was the right-hand angel of God. But pride was found in his heart. The sin of pride is so detested by the Lord that he kicked out his right-hand angel, his covering angel, from heaven because of it. You can read it in Isaiah 14. Verses 12 to 14. How thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, sinabi mo sa puso mo, you claim it, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Magiging kagaya ako ng kataas-taasang Diyos. See, what an ambition, mga kapatid. A created being wanted to be at par with his creator. See, you can never go higher than what God has given us. See, bilang mga tao, the Bible said, humble yourself and God will exalt you. He that humble himself, he that exalted himself shall be abased. See, kaya makikita natin, even an angel, and mind you, Lucifer dragged or deceived one-third of the angels in heaven, according to the Bible. We can look at some of the servants of God. No servant of God would promote himself more than Jesus Christ. We promote the Lord in our ministry. We build up the kingdom of the Lord, not our kingdoms
Amen. Remember, Apostle Paul had a lot of deeper revelation of all the apostles. See, as compared to Peter, even Paul did not meet Jesus physically, personally, but he met Jesus in a pillar of fire, in a form of a pillar of fire. And see, and God ordained him to be an apostle to the Gentiles. Paul was kept from committing this sin of pride by being provided with a thorn in the flesh. See? To humble him. Mababasa yan sa 2 Corinthians 12:7. Paul was, you know, testifying, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure." See, ang mga propeta, tinitingala ng mga tao. They even thought John the Baptist was Jesus Christ. They even thought Brother Branham was Jesus Christ. See? Makikita natin, mga kapatid, but God has given His servants, true servants, that humble spirit. A humble, submitted heart God loves. Ayan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay mga, we're just sinners saved by grace. We're nobody, we're nothing without the Lord. Isang tuldok lang tayo sa mundong ito. Kumbaga, parang alabok lang tayo. Amen. So all we have to do is thank the Lord, be humble, and just do your part. Amen. Hindi ka man mapansin, hindi ka man mabigyan ng credit, but you know that God, that you have given or you have done what God has ask you to do. Amen. Kung ano man ministry nyo, amen, you don't have to be popular. See, as long as you do your part, amen. See, God will take care of all the rest. You know the Hall of Famers of God? Yung Hall of Fame ng Panginoon nandiyon sa Hebrews chapter 11. The heroes of faith. They were persecuted, sawn asunder. See, they were stoned to death. Yes. Amen. But they were, amen, faithful servant, humble servants of God. The opposite of pride is humility. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. God wants us to be humble. Philippians 2, 3, and 7. Sabi po rito, "Let nothing be done through strife or vain glory." See? "But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves." Akuin mo daw na yung iba mas magaling kaysa sa'yo. Better than yourself. See? Vain glory lang daw yan, mga kapatid. See, nagpapagalingan. I can remember the story of the two donkeys, you know. One of the donkeys which was used by Jesus when He rode to Jerusalem. Remember that donkey? Palm Sunday, and that donkey was, according to the story, was boasting. "Oh, the people were clapping at me when I was entering Jerusalem. People were shouting and praising me." And the other donkey, "No, it was not you that they were praising. It was Jesus who was riding upon you. So without Jesus, you are nothing." We are nothing without Jesus. Amen, mga kapatid. Hallelujah. "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God." Kahit Diyos siya, hindi niya inaring anap, inaring kapantay siya ng Ama. See, lagi niyang sinasabi, "The Son can do nothing unless the Father shows Him what to do." We know the Father is just an office of God, is the spirit form of God. The sonship is the flesh form of God. See, naging tao, nagkatawang tao ang Diyos. Amen. Upang maging role model natin. Upang maging halimbawa, yung kanyang humility, gayahin natin. Amen. "But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant." Sabi nga, much lower than an angel. See, he took the form of a servant. And that's what's pleasing to the Lord. We are all servants of God.
There's no big ones amongst us. Sabi ng prophet, walang malaki. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen. So, kaya huwag tayo mag-isip ng competition sa mensaheng ito, mga kapatid. Because there's no competition here. Amen. We are working for one goal, one purpose. Amen. That is to further the gospel of the kingdom. Amen. So, we're talking about pride, no? So, there are 7 symptoms in a prideful person. Paano mo malalaman na isang tao ay punong-puno ng pride? Ito po, makikita natin, mga kapatid. I think I preached this before, maybe 6 years ago, but I just want to present it once more. Number one, selfish, being selfish, manipulative, and self-serving. Caring only for oneself, concerned primarily with one's own interest, benefits, welfare, regardless of others. So, I found some pictures sa internet, kagaya ng batang to, sabi ro, if you think you're getting one of my toys, you've got another thing coming. So, parang selfish, amen. Ayan, umiyak na yung kapatid niya kasi sinolo na niya yung Burger King na drinks. So, selfishness, mga kapatid, is being self-centered. So, yung taong puno ng pride, gusto niya siya. Me, I, me, mine. Ako makilala, ako lahat. Lahat ng pakinabang, ako muna. See? Ganun lagi, mga kapatid, ang tao na punong-puno ng pride. And God doesn't want us to be like that. We have to be selfless. We have to serve others, not only ourselves. We have to reach out to others. Amen. Number 2, bad mouthing and backbiting others. Mga kapatid, yan po. Yung tao na mapanira at mapanlibak upang siya yung maging bida, sisiraan niya yung iba. In order to make himself or herself, kulang ng H, look better to people. Para siya gustong makilala, sisiraan niya si ganito para siya yung bida. See? Sa mga magkakaibigan, nangyayari yan. Yung mga, di ba, mga friendship, minsan friends, nagsesalusan sila. Kasi gusto ng isa, mas malapit ka sa akin, aagawin naman ang isa. Dito ka sa akin, mas close tayong dalawa. See? Praise God, mga kapatid. So, iwasan natin yung mga ganun. Lahat tayo, amen. Sabi ko nga, pantay-pantay ang turing natin. No favoritism. Yan. Kaya po, huwag tayong manira ng iba para lang tayo ang maging sikat o maging popular o maging lapitin ng mga tao. See, may popular sayings nga ako na nakuha rito. Sabi rito sa popular saying, God will not promote someone who demote others. Yan po ang sabi niyan. Hindi kayo po promote ni Lord kung binababa mo yung iba. Amen. You never look good trying to make someone else look bad. Ayan. Mga kapatid, sabi rin, hindi magiging mabuti ang reputasyon mo kung yung reputasyon ng iba ay sinisiraan mo. See, kaya mga kapatid, see, we have to be fair to everyone, regardless of race, education, regardless of color, regardless of financial status, kailangan pantay tayo. Amen. Let's move on to number 3. Another symptom of a prideful person is being self-centered or vain. Tinawag din itong narcissist. Deriving self-gratification from admiration of his or her own physical or mental abilities or attributes. Yung hangang-hanga siya sa sarili niya. Natuwang-tuwa ka. Sayang-saya siya pag nakikita niya yung sarili niya. See? Kaya makikita nyo, laging nagsiselfie, post ng picture sa Facebook, puro siya ang nando doon. See? So, mga kapatid, hindi masama. Kasi Facebook mo naman, wall mo naman yun eh. Pero mag-post ka naman ng ibang bagay for the edification of others. Di ba? Praise God. Makikita natin na may mga tao na hangang-hanga sa sarili. Na, of course, as a human being, we were born that way, no?
makasarili tayo, pero nawawala na yan pag na-born again ka. Di ba? You're not focused on yourself anymore, but you're focused on Jesus Christ and in His people. You love God with all your heart and you love your neighbor as you love yourself. Mawawala na yan, mga kapatid. See, it's not about us. It's about Jesus. It's about His kingdom. So, kaya mga kapatid, see, let others notice your capability. Sabi nga, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Hayaan mo yung iba ang magbuhat ng bangko mo. Amen. So, praise God. Number four, a prideful person is irritable and oversensitive to criticism. Ayan, hindi tumatanggap ng kamalian. Ayaw maituwid. Ayaw na ma-criticize, mapulaan. See? At laging galit, laging, bangga, or rather, siya ay laging, irritable sa mga tao na pinupuna siya. So, kaya mga kapatid, mayroon namang constructive criticism, di ba? When people tell you, especially your friends and your family members, hindi nila inisip na para sa kasamaan mo yon. They're thinking of your own good. Not to put you down, but to improve probably your attitude, your character. So we must learn to accept criticism. Amen. Matuto tayo tumanggap ng mga puna. Amen. We will not grow kung lagi tayong tama. Akala mo, ikaw lagi ang tama, di ba? See? Lahat tayo may mga weaknesses. Lahat tayo. We all have our limitation. See? So, when people see that, especially for husband and wife, di ba? So, you help one another para hindi tayo napupulaan. Ganun din sa church. Sabi nga ni Prophet, Barbanam himself said, if you see something wrong in my teaching, tell me, let's go in private. I will accept it. I will make myself right. If it's not biblical, then tell me. See? Because sabi niya, I'm willing to be corrected. Ang taong mapagpakumbaba, natutuwa na sila ay ituwid. Pero yung mga punong-puno ng kayabangan, ay ayaw nila na mapulaan man lang sila. They think they're perfect or something. Okay, number five. People who always blame others for their own failures. Ayan. They would not accept their own weaknesses, their own mistakes. See, binabaling nila sa iba, kung di dahil sa kanya, kung di dahil sa iyo, hindi ako ganito. See? So people like that would always pass the buck. No? Alam niyo nangyari kay Adan? God asked Adam, what have you done, Adam? This woman that you gave me caused me to eat the fruit that was forbidden. And then when Eve was asked, the serpent deceived me. See? So the serpent could not blame anyone because he could not see the devil. Amen. Nilukuban ng Diablo ang serpente, alam natin, to deceive Eve. So, don't blame others for our own mistakes. Sometimes, di ba, yung mga mistakes natin, we learn lessons from our own mistakes. See, don't blame others. Learn lessons. And do better next time. Ibu ba, mga kapatid? That's the way we humble ourselves. Amen. Dahil tayo lang naman ang responsable sa sarili natin. Sa ating paglago, sa ating pag-unlad sa buhay. Amen. So, we try to analyze our weaknesses and our strength. Diba yung SWOT analysis? We talk about SWOT, SWOT, strength, weaknesses, threats, and opportunities. We try to study them. Okay, pang-anim na symptoms ng mayabang na tao ay laging inggit sa kapwa niya. Always jealous or envious of others. Ayaw maungusan. Always uneasy from suspicion of fear, rivalry, unfaithfulness as in love or aims. So yan po mga kapatid, yung mga tao na ganyan, mayabang, eh laging nainggit sa iba. Sabi ng Bible, huwag tayong mainggit. You know,
Cain, di ba? Cain killed Abel because of jealousy. Ang inggit ay pumapatay. Hindi mo man patayin yung tao, yung karakter, yung reputasyon ng tao. You can kill another person's reputation by backbiting, character assassination, mga kapatid. So, praise God, huwag tayo mainggit sa iba. Dahil tayo ay may kanya-kanyang kakayahan na wala ang iba. You have something that others don't have. And others have something that you don't have. So, hindi mo pwedeng sa'yo lahat mapunta, di po ba? Kailangan i-accept mo yung iba. Kung ano yung kulang sa'yo, mapupunuan nila. See? So, ganun sa mga magkaibigan. May pasensyoso, merong marunong nito, may marunong yan. So, lahat kayo, you harmonize with one another. And accept the good that you can learn from others. Last, discriminative or prejudicial. Ayan. Dinidiscriminate yung ibang tao. Always forming negative, unfavorable, and unreasonable opinion, feelings, or attitude towards a racial, religious, indigenous group of people, especially of a hostile nature. Ayan, mga kapatid. Sa Amerika ngayon, yung mga Asian, di ba? Binubugbog sa kalsada. Makikita nyo. There's a discrimination lately in America. I saw it in the news. Na yung mga Asian, they are being hurt and, you know, by American people. So, makikita natin na we came from one parent. We were all born from one mother and father, from Adam and Eve, mga kapatid. Ano man ang kulay mo, whatever race, color, or nation you belong to, we have one source, and that's, you know, the first man and woman, Adam and Eve. So wala tayo dapat, mga kapatid, na discrimination. Sa trabaho, nangyayari yan. So, kaya pagka may mga ganong tao, makikita nyo na pride yun. No? So, kailangan mamatay tayo sa pride. Mawala sa atin yan, mga kapatid. That's the number one enemy of a Christian, pride. Even Brother Branham himself said, "The worst enemy I have in serving the Lord is William Marion Branham, myself." Di ba? Tayo yung sumisiksik, yung ating mga idea. Minsan, pinangungunahan natin ang Panginoon sa plano niya. Di ba? So, kaya kailangan, we must wait upon the Lord. And not go ahead. Amen. So, we have to wait. Amen. Praise God. So, pangalawa na tayo, mga kapatid. From the seven things that God hates, pangalawa, secondly, is a lying tongue. In Proverbs 18:21, sabi rito, "Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof." Alam natin ang dila ay isang maliit na bahagi ng katawan. Sabi ng Bible that it causes fire. No? So, kaya a lying tongue is one that speaks falsehood. Nagsasabi ng mali, knowingly and willingly, with an intention to deceive others. The devil is the father of all lies. You can read that in John 8:54. He deceived Eve to commit the original sin. Diba sabi ng Diablo, has God said, you shall not eat of the fruit? Eve said, yes, we can eat from all the trees, but not of this fruit, because the moment that we eat that fruit, we shall surely die. The devil said, thou shall not surely die. So, he was a liar to begin with. He twisted God's word, mga kapatid. So lying can be used to assassinate the character of a brother or sister, and it can be used also to flatter a friend. It is a most detestable evil to God, who is a God of truth. Ayan, mga kapatid. Alam nyo ba na we were not made to lie? When you speak a lie, yung puso mo parang nahirapan kang huminga, yung puso mo, yung tibok ng puso mo. See, the prophet said, we were not made to lie. When you lie, something in you is fighting inside. See? That's why, you see, there is a lie detector. No? So, malalaman doon kung nagsisinungaling ka. Kasi pag nagsalita ka, nanginginig yung, kung doon, yung binabasa ron ng mga, alam natin, yung graphic,
sensor, they could sense whether you're telling the truth or not by the movement of that sensor. Amen. So, kaya makikita natin, mga kapatid, na we were not made to lie. And the opposite of lie is truth. We must speak the truth. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Yung mga bata, sabi nga ng prophet, the children, even if you don't teach them how to tell the truth, malilit pa lang yan, nagsisinungaling na yan because of the old nature. They can lie, but when you are born of the Spirit of God, si mawawala na yon, mga kapatid, dahil may takot ka na sa Diyos. Amen. Your fear in God, amen, yun na ang nananaig pagka ikaw ay Kristiyano na. So a lying tongue, God hates, mga kapatid. So we must be true to one another, the Bible said. Confess your fault to one another, and thou shalt be healed. Pangatlong ayaw ng Diyos ay yung hands that shed innocent blood. Ito po ang sabi dito. This refers to cold-blooded murder. Yung talagang pumapatay. See? Cain was the first to shed the innocent blood of his brother Abel. Siya ang unang mamamatay tao. Dahil nga sa inggit. Because of jealousy. Because of pride. Amen. So, we may never have orchestrated killing someone or never have touched a gun or a knife. But in Matthew 25, or rather 5:21, 24, sabi roon, Jesus said that anyone hating someone else unreasonably without offering room for forgiveness commits a sin equivalent to murder. Mababasa natin yan. Even in 1 John 3:15, sinabi din po yan. John reiterates it. He said, whosoever hated his brother is a murderer. And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. So kung may galit ka pala sa kapatid mo, mamamatay tao ka. In spiritual sense. See? So kaya huwag tayo magtanim ng galit, ng puot. See? Let all the root of bitterness be erased from your heart. Because that thing will push you to hate a person, to murder his character. See, ngayon, spiritual na tayo. Noon, yung mag-commit ng adultery, physical. But now, tumingin ka lang. If you just look with lust in your heart to a woman, sabi ng Bible, you have already committed adultery in your heart. Same thing with murder. Just hate a brother without a cause. It's murder. So, ayaw ng Diyos yung ganun. So kaya magmahalan tayo, magpatawaran tayo. Forgive one another. Amen. Love one another. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Hindi tayo guilty sa dugo ng ating kapatid, spiritually speaking. Fourth thing that God hates is a heart that devises wicked imagination. Mga pag-iisip na mali o may nagtatanim ng sama ng loob. In Proverbs 4:23, ito po ang sinasabi, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So nagmumula daw sa puso, mga kapatid, ang lahat ng issue sa buhay natin. See? Fear, worry, envy, strife, lahat mula sa puso. Lalabas sa bibig kung anong laman ng puso. The heart of an evil man continuously contrives schemes to bring others to ruin. Yung mga may masasamang kaisipan, gustong sirain yung mga tao na galit, kagalit niya. See? Whether physically or spiritually, gusto niyang saktan, gusto niyang siraan. For personal benefit or for other misguided objectives, which an example is the modern day terrorist, especially those who hate Israel. See? They will do anything just to put Israel down, the people of Israel, to annihilate them like Iran, you know? So, ganun din sa tao, mga kapatid. Kung merong tao na galit sa'yo, gusto kang, sana tamaan ka ng kidlat, ganito lahat na lang. Si masasamang salita at plano, si galit ang Diyos sa bagay na yan. Diba? Si lalo na yung mga nagsasabing pastor sila.
Pero ang mga miyembro na lumabas o lumipat maaari sa ibang church, masama na ang kanilang adikain, di ba? See? So, spirit po yan, mga kapatid. Dapat wala sa atin yan. Don't devise wicked imagination. See? Kundi pagpalain, ang importante, nagpapatuloy tayo sa mensahe. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, kaya makikita natin, mga kapatid, ayaw ng Diyos yan na we're thinking evil against anyone. Amen. Especially our brothers and sisters in the message. Don't devise, don't plan anything na ipapahiya mo yung kapatid mo at sisiraan mo. See, ganito, ganyan. See, ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na yan. Let's not be guilty about those things. Panglima, feet. Okay. Let's go back a little bit. Doon pala sa devices, wicked devices, nangyari, if you can remember, Uriah. You know, Uriah, the husband of Delilah, not Delilah, of Bathsheba. Diba? What did David do? He let Uriah go into the front lines of the battle so that he could possibly die early and he could get Bathsheba as his wife. So that was what? A wicked imagination, devising plans para mapasama ang isang tao. And David paid for it, di ba? Remember Nathan? Was it Nathan, the prophet, that told David, King, O King, what kind of judgment will you do to this man that this man had thousands of sheep, and there is one man that has only one sheep and still took the sheep, that one sheep, and killed that man. And David said, that man must die. And the prophet Nathan said, that's you, King David. That's you. Ikaw ang gumawa nun. Bigla siyang namula, di ba? Pinagpawisan siguro si David, and then he realized his mistake. See? And from then on, see, yung kingdom ni David, unti-unting gumuho. His son was against him, and things like that. And he was thrown out of the throne. Di ba? But later on, God gave him a chance to repent. Amen. Because David, he was a man after God's own heart, sabi ng Bible. So nagkaroon siya ng deep remorse and repentance of his sin, and God, amen, forgave him. Hallelujah. Okay, panglima na tayo. Feet that are quick to rush into evil. Ito yung mga kahit mali, hala, sali o pupunta siya o gagawin niya. Hindi man lang inisip kung mali pala yun, ikapapahamak niya pala yung bagay na yun. Feet that are quick to rush into evil. See, the Bible said, resist the devil and he will flee from you. Because the devil will set up traps, temptations, and don't be quick to rush into the traps of the devil. Amen. People whose feet are quick to rush into evil display no resistance whatsoever to sin. Diba? So kailangan mag-resist tayo sa mali. Lalo na ngayon, yung mga, sabi nga ng prophet, three things that we must be aware of, especially ministers and young people, boys, diba? Women, popularity, money. See? Mga traps yan. Don't rush and be quick to run into it. Eve had the first experience of temptation, and she displayed no resistance to the serpent's temptation and was attracted to the fruit that was good for food and pleasing to the eye. Mainam na kainin at kaaya-aya sa paningin. Nahulog si Eva. See, hindi man lang siya ng dalawang isip. Nakinig siya. So kaya mga kapatid, huwag tayong mag-rush sa mga bagay-bagay. In contrast with that is the attitude of our Lord Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Jesus was also tempted 3 times by the devil.
When he was tired and hungry after 40 days and 40 nights of fasting, he refused to yield to the devil's temptation. Amen. And he killed the temptation without allowing it to grow into sin. The devil said, "You're hungry? Turn these stones into bread." Jesus said, "Man shall not live by bread alone. It is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Ikumpara muna natin sa word of God. Kung may mga gagawin tayo, consult the word of God. Kaya-aya ba yan? Baka ikapahamak mo yan? See? Kasi ang Diablo laging may mga traps yan. Di ba? Ilalagay ka niyan sa alanganin, and you have to be wise as a serpent, but harmless as a dove. See? The Bible said, this is how temptation leads to sin. Nakasulat sa James 1:13-16. "Let no man say, when he is tempted, 'I am tempted of God.' For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man." Hindi pala ang Diyos ang nagtitempt sa'yo. Hindi pala ang Diyos ang naglalagay ng trap para mahulog ka. Sino? The devil. See? "But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed." Ayan. Pag yung pita ng laman, pinakinggan mo, pinagbigyan mo, ayan, na-entice ka na. Temptation is not sin to begin with. But when you lust, when you fall, and you get enticed, sabi rito, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Kamatayan, mga kapatid. Kaya ang conclusion, do not err, my beloved brethren. Huwag kayong magkakamali. See? Huwag kayong padaya. Huwag kayong mahuhulog sa pita ng laman. Kasi dyan ang marami. Sabi nga, dahil sa tukso, amen, nasira ang pamilya, nasira ang pag-aasawa. See? Praise God. Kaya, malinaw ang Bible na nagsasabi, see, apat ang stages niyan. Temptation, lust, sin, and death. Parang yung four horse riders yan. Apat yan, mga kapatid, na kailangan iwasan mo. The fourth horse rider is death, di ba? And hell follows it. So, kaya makikita natin, spiritually, naturally, amen, types of the Bible, tugma-tugma po yan, mga kapatid. So, pang-anim na tayo. Let's look at the sixth thing that God hates. A false witness that speaketh lies. Alam natin sa Bible, thou shalt not bear false witness. That's the ninth commandment, I believe. One of the ten commandments. And it prohibits us to testify or to bear false witness, na maging bahagi ka sa pagsasaksi sa isang maling paratang. Yan po ang false witness. So pag mali, hindi mo naman naunawaan ang isang bagay, huwag kang makisawsaw, huwag kang maghatol, huwag kang humusga. Amen. Huwag kang magkonklusyon. Praise God. Yan po ang sabi sa Colossians 3:9-10, "Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him." So, kaya mga kapatid, amen, we have to watch our testimonies. Diba? So, yung ating mga pananalita, yung ating pagiging partaker sa mga bagay-bagay, don't partake. See, in things wherein you're not a part of the problem nor of the solution. Sabi nga natin madalas. Amen. So, kaya yan po ayaw ng Diyos na mag-testify tayo, magpatutuo tayo sa isang bagay na hindi naman totoo. Nasusundan po ba natin? Amen. So, we'll now move on to 7. Okay. Before 7, meron pa tayong explanation dito. Remember, a false witness happened in Potiphar's wife. Di ba? Potiphar's wife wanted Joseph.
Type na type niya si Joseph, kaya yung pag-asawa niya wala. Si siguro, ini-entice niya, sineseduce niya si Joseph, the dreamer. But Joseph would not want to be involved in that kind of relationship. Kaya tumakbo si Joseph, nakuha yung kanyang damit, di ba, naiwan. And so, Potiphar's wife, she accused him of sexual harassment. And Joseph was cast into prison. Nakulong si Joseph dahil sa false witness. Maling patutuo. Sino pa? Si Naboth. Naboth, in the Bible, she had a vineyard and Jezebel wanted to buy it, but Naboth was not selling it. But Jezebel devised something, a false testimony, telling the people that Naboth was blaspheming God and blaspheming the king. And the people believed and they stoned Naboth unto death. Hanggang sa makuha ni Jezebel yung vineyard ni Naboth. So, kaya makikita natin, nag-prophesy si Elijah na didilaan ng aso yung dugo. The blood of Jezebel and Ahab will be licked by the dog because of what they've done. Amen. To this Naboth here, mga kapatid. Praise God. So, kaya napakahirap na makisawsaw sa maling bagay dahil ikapapahamak ito ng kapatid o ng ibang tao. Okay, we now move on to the last. The seventh thing that God hates is he that soweth discord among brethren. Siya na nagkukos ng kaguluhan, ng division, ng argument, ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Brethren are created by God to live in unity, not in division. Lagi natin binabasa yan, Psalms 133:1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Those who sow discord destroys the unity in the church. Sila yung mga nanggugulo at naninihira. See? At lahat na ng mga tinatawag nating mga devices, discord among brethren. Mababasa natin sa Thessalonians 1:4-9. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Amen. Not sow discord or divide, division among one another. So he that soweth discord among brethren is the man or woman who stirs up dissension among brothers. Yung nagkukos na mag-away-away kayo. Si paglaban-labanin kayo. Si sisiraan ka dito, pagdating doon, sisiraan ka rin hanggang sa mag-away na kayong dalawa dahil sa paninira. Di ba? May mga taong ganyan. Nagpapag-good-shot dito. Si praise God. Makikita natin yan, mga kapatid. Anybody who purposely causes disruption to peace in the body of Christ displeases God. That person gives room for others to sin and create clans and division in the church. Siyan po, mga kapatid, ang mga devices. Yung lying tongue, ginagamit niya. Sabihin sa iyo, ang gwapo-gwapo mo ngayon, ganda mo ngayon, di ba? Pautang naman, o ganito, ganyan. Tapos pupunta naman sa kabila, ganito, ganyan. So, praise God. Sabi ni sister, ganito. Sabi ni brother, ganito, ganyan. So, mahirap po yun. Mga busy bodies ang tawag ng Bible doon. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga chismis. Si porque malapit sa'yo, papanigan mo na hindi mo man lang inalam yung other side. See? The Bible said, in the mouth of two or three witnesses, let every word be established. Bago tayo kumampi o magdesisyon, si alamin muna natin ang buong kwento. See? Yun po ang sabi ng Bible. Maging patas tayo, maging balance tayo. 1 John 2, anong sabi rito? He that said, he is in the light and hated his brother is in darkness even until now. So, pag sinabi mo na nasa liwanag ka pero may galit ka sa kapatid, ay hindi totoo yun. If a man say, I love God and hated his brother, he is a liar.
For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment we have from him, that he who loveth God love his brother also. So you will not sow discord because you love your brother. Iingatan mo siya. Lahat iingatan mo. Mamahalin mo. So kaya pag mayroong naninira, sabihin mo, shame on you, brother, sister. Sisiraan mo yung kapatid natin. Kapatid natin yan. Di ba? Yung sabi ng prophet, stopin mo na kaagad. See? Yung maling chismis, siya ay kailangan marunong kayo mag-deal, mga kapatid. Hindi yung, yun nga, sasali ka na kaagad. See? Iwasan natin yun, mga kapatid. Dahil yun po ang nagkukos ng discord among brethren. Naalala niyo yung quote ng prophet? Okay, let's quote the prophet in Enticing Spirit. 1955, sabi niya, a real spirit of God, a real word of God is the truth of God, which is the seed of God, will produce God in your life. You would be godly, saintly, and holy. Yun ang binhi ng Diyos pag nasa'yo. Amen. Hindi ka magkukos ng discord. Magiging godly ka, banal ka. At sabi pa niya, among a lot of people, sa kalagitnaan ng maraming tao, we find where emotion, mga kung ano-anong feelings and so forth, there becomes tattling and backbiting and all kind of ungodly things. Brother, that sulfuric acid in the church, it's demon power. Grabe, alam niyo yung sulfuric acid? Parang yung, ano ba yung acid na pinanglilinis sa bowel? Muriatic acid. Yan, mga kapatid. Grabe. Spirit of men. It's not about men. It's the spirit in the men and women who get among one another. Nagtitipon-tipon daw yung mga yan. And try to push up. Sabi, and say, this one is not right. Mali ito sa church. Mali ito. Mali itong sinabi ni pastor. Ganyan, maaring ganun. And that's not right. But if you will chase it down 9 times out of 10, it's the very person making the steer that's not right. See? Yung gumagawa ng gulo, yun ang may mali. God hates discord among brethren. Kaya sabi rito, mga kapatid, ingatan natin na mawala yung mga tattling, mga kutsu-kutsu sa ilonggo. Ano? Backbiting, paninirang puri, and all kinds of ungodly things. Huwag nating pahintulutan na makapasok sa church yan. Kasi yan ang mag-corrosive, yan ang rust. Yan ang magiging kalawang na ngangat-ngat sa brotherly love and brotherly kindness sa loob ng church. So yan po ang paalala ng prophet. Sabi niya, magmahalan kayo. Show me a church that's humble, real humble, not arrogancy. A church, a sweet, humble church, I'll show you a church that has the favor and the power of God in it. Ang pabor pala ng Diyos at ang kapangyarihan niya ay nandun sa church na humble. Amen. Hindi arrogant. That's right. That's the thing. It takes humility, humbling ourselves before God, letting God just work through us. So number one yan, mga kapatid. Kaya nabasa natin yung mga ayaw ng Diyos. 7 things that God hates. At sana magkaroon tayo ng warning, di ba? Sabi ng Panginoon, yung mga iniibig ko, minamahal ko, I rebuke and chasten. Amen. Repent, sabi niya, and make right. So kaya, I believe lahat tayo ay teachable. Lahat tayo ay natututo, kaya tayo napupunta sa church para malaman ang tama at ang mali at paano tayo makasunod. How to obey God in a better way. So, kaya I believe, in our final admonition, ito po ang sabi, alam natin ang Bible talks about peacemakers. Amen. Blessed are the peacemakers. Amen. Ito'y mababasa sa Matthew 5, right? Okay. Basahin natin 3 verse lang and then we'll close. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Not troublemakers, peacemakers.
Kaya mga kapatid sa church, yan ang dapat nating gampanan. Kung meron mga nag-iiringan, nag-aalitan, maging peacemaker tayo. Tagapag-ayos, maging mag-advise tayo para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. So I believe, amen, that's what the Bible said, be merciful, be pure in heart. Amen. And that's how a Christian must be. Diba? Sa Philippians 4:8, if there be any virtue, any praise, think of these things. See? Whatever is pure, lovely, diba? Of good report, honest. See? Yung mga bagay na yan, doon tayo mag-focus. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan ang ayaw ng Diyos, kundi yan ang gusto ng Diyos para sa mga Kristiyano. So God bless you. Let's all stand, mga kapatid, and thank the Lord that we have learned the good and the bad side, amen, of humanity. Kaya tayo po ay, I believe, may dalawang nature, old carnal nature and a new godly nature. Pairali natin yung godly nature natin. Because the prophet said, your sticky nature will always bother you as long as you live. But inside of you, you are born again. Tayo pinanganak ng muli ng Panginoon. So let us pray as we bow our heads. If you have any needs this evening, I believe God will provide. As long as we humble ourselves, we must not be full of pride or boastfulness. We have nothing to boast. Amen. And we must repent if we have been a cause to discord, if we have been a partaker to a false witnessing. So lahat ng ating binasa, mga kapatid, pagsisihan natin kung meron man tayong mga nagawa sa mga bagay na yan. As we bow our heads, dear Lord Jesus, O God, we just thank you, Lord, for showing us the things that you hate, that we may not be able to partake in those things, Lord. Na huwag kaming maging bahagi sa mga bagay na kinamumuhian mo, Panginoon. Turuan mo kami, Lord God, na maging mapagmahal, mapagpatawad, to be forgiving, to be loving, Lord, merciful, peacemakers, and we look, Lord God, for the good in everything. Help us, Lord God, to be always positive, never negative in our dealing with one another. Teach us also, Lord God, to be appreciative of your love and of your grace and mercy to us. That we, even as we were born sinners, no man, Lord God, is perfect. No man is saved by his own deeds. Walang ligtas sa amin at walang sino mang pwedeng magligtas sa kapwa niya. Kami lahat, Panginoon, ay nilinis ng iyong dugo. Tinubos mo kami, Panginoon, by your blood, Lord. The atonement, Lord God, that takes away all sins. Lord, thank you, Lord God, na kami ay makasalanan dati sa harapan mo. Pero ginawa mo, Panginoon, na ikaw na ang nagbayad. Namatay ka sa krus para, Panginoon, ang aming mga old self, ang aming carnality, ang aming mga transgressions and iniquities will be, Lord, cleansed by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord God, sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na ang salita mo ay matalas, kaya ng dalawang talim na tabak, Panginoon, and we are all, Lord God, Lord, subjects to it, Father. Forgive us, Lord, if we were able to be partakers of these things before. Tawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay na-involve sa mga bagay na kinamumuhian mo. Now, Lord God, we want to make ourselves right, Lord, in your eyes, Father. Turuan mo kami na maging tapat sa iyo, sa aming kapwa, at walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng iyong iglesia at ang mga kaluluwa na makalapit pa sa iyo, Panginoon. Help us, Lord God, because we know the time is short, Lord. Konti na lang ang panahon at magbabalik ka na. Nawa, pahintulutan mo kami na gugulin ng aming buhay, Panginoon, upang masunod ang iyong kalooban, mamuhay ng malinis sa iyong harapan, at Lord, matutong magmahal, magpatawad sa aming kapwa. At Lord God, lumakad ng may kaayusan sa iyong harapan. At Lord God,
ipapagkatiwala sa iyo lahat ng aming pangangailangan. Help us, Lord Jesus, because Thou alone has the words of eternal life. Thou alone are the Christ, Lord. Thou alone are our Savior and our Redeemer, Father. Thank you, Lord. Bless our brothers and sisters. Sa aming mga prayer requests, Lord, we claim them, Father, na natanggap na nila ang kanilang mga kahilingan, Lord God. Salamat, Lord. We also pray for this Saturday's International Youth Zoom Meeting. Lord, Ikaw, Panginoon, manguna muli. I-bless mo ang mga kabataan, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga young people na magsilbing catalyst, benchmarker, Lord, ng ganitong gawain sa buong mundo upang, Lord God, maabot din nilang mga youth ngayon, lalo na may lockdown at pandemic, na nandun lang sa kanilang mga tahanan, na ma-revive sila, Panginoon, at ma-ignite ang kanilang mga faith muli sa iyo, Panginoon, through this message of the hour. Bless Brother Tim Andes. Use them, Brother Mike Natter and Brother Ferdy Isao, as our speakers, Lord, this coming Saturday and Sunday. Lord, all these things, Lord, we just commit to you because it is all for your glory, we pray. In Jesus' name, Lord, amen and amen. Amen.